Gumising sa katotohanan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon saan ka man naroroon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 13, verses 6 to 9, and I read it for you. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, "See here, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down. Why should it be wasting the soil?" He replied, "Sir, let it alone for one more year, until I dig around it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down." Alam niyo po ba ang kahulugan ng turning point? No? Turning point, ito po ay tumutukoy sa mga significant changes na nangyayari sa ating buhay. Maring ito ay plinano natin, sinadya natin. Halimbawa dyan, magbabago na ako, sawa na ako sa maling kaugalian ko, mga bisyo ko, mga bagay na patulit-ulit kong ginagawa. Tama na, puputulin ko na, magbabagong buhay na ako. And it will become a turning point wherein you will have a new life, a changed life from an old self, from a self that commits sins, a self who loves the darkness. Now, a new self who is more mature, more generous. O kaya naman, ito yung mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Tulad ng pagkamatay ng mga taong minamahal, pagkalugi ng negosyo, pagkakaroon ng malubhang sakit, ng aksidente o sakuna, na nagmulat sa iyo ng isang malalim na realisasyon tungkol sa buhay. Then it becomes a turning point for your renewal and conversion, and even appreciation of life in general. Pagbabago. Ito po ang ating laging pinagdarasal. Ito po ang ating hinahangad. Gusto po nating lampasan, gamitin ang mga potensyal kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. May magandang plano siya para sa ating lahat. At kung titingnan po natin ang binasa nating ebanghelyo sa araw na ito, nakita po natin ang isang imahe ng Panginoon na nagbibigay ng pagkakataon. Nais ng Panginoon na tayo ay mamunga ng masagana. Nais ng Panginoon na tayo ay umasenso sa buhay, mamunga ng pagmamahal, pangunawa, at mga bagay na makabubuti para sa ating lahat. Nakahanda ka ba sa pagbabagong ibinibigay sa iyo ng Panginoon? Turning points in life are God's gift. Let us accept them, open them, embrace them. Change may be harsh and difficult, but if you give yourself on the process, relying on the mercy and the grace coming from the Lord, you will succeed in life. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sapagkat kami po ay inyong pinapatnubayan araw-araw. Nais po naming magbagong buhay, magbalik loob sa inyo, mapalapit lalo sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen.